pinakadelikadong insekto sa mundo. Number 10. Killer bees. Ang killer bees ay kilala din sa pangalang Africanized honeybees. Una itong nakita noong taong 1956 at ito ang tinaguri ang pinakadelikadong bubuyog sa buong mundo. Nag-import ng African honeybees ang isang Brazilian scientist para makabuo ng mas produktibong honeybees sa South America. Ngunit nakawala ang mga ito sa laboratorio. Kaya naman, nagpalahi ito sa mga European honeybees. Kaya naman nabuo ang killer bees. Pero, huwag kang mag-alala dahil ang toxin at sting nito ay di gaano delikado. Dahil mas maliit ito kumpara sa karaniwang bubuyog na nakikita natin. Subalit, ang dami nila ang nagpapalala dito. Ang isang colony ng killer bees ay nasa 80,000. Talagang mapapatakbo ka pag hinabol ka namang ito. Ang paboritong parte na gusto nilang kagatin sa tao ay ang mukha. Lalong-lalo na ang mata. Sinasabing makakaramdam ka ng pagkahilo, pananakit ng ulo, rashes, at pagsusuka kapag nakagat ka nito. Ang killer bees ay makikita na din sa North America, lalo na sa may southern states. Number 9. Maricopa harvester ants. Ang Maricopa harvester ants ay karaniwang matatagpuan sa United States, lalo na sa southern states. Katulad ng Arizona, makikita din ito sa Central America, katulad ng ibang langga. Sinasabing magaling din ito magtanggol ng kanilang kolonya. Hindi sila mag-aatubiling umatake kung sakaling may lumapit sa kanilang pugad. Ang Maricopa harvester ants ay sobrang aggressive. Hindi lamang sila nangangagat, kundi meron din silang stinger na pinaniniwalaan naglalaman ng pinaka-toxic insect venom sa buong mundo. Ang kagat nito ay 20 times na mas masakit sa isang bubuyog. Subalit, ang sakit na mararamdaman mo mula sa kagat nito ay sinasabing tatagal hanggang isang linggo. Number 8. Bullet ants. Ang bullet ants ay ang pinakamalaking langgam sa buong mundo. At ang scientific name nito ay Paraponera clavata. Karaniwang natatagpuan ito sa mga rainforest ng Central at South America, lalong-lalo na sa Nicaragua at Paraguay. Sinasabing ang sakit na mararamdaman mo pag nakagat ka nito ay 30 times sa kagat ng isang honeybee o ng putakte. Ang bullet ants ay tinatawag din na 24 hours ant dahil pag nakagat ka nito ay mararamdaman mo ang sakit ng isang buong araw. Kilala ito sa pagkakaroon ng mabahong amoy. Ngunit, ito ay ginagamit nila bilang panakot sa mga predators na nais mong biktima sa kanila. Subalit, kapag hindi ito gumana, ay kakagatin nila ang predator. Kamangha-manghang malaman na may isang tribo sa Brazil na gumagamit ng bullet ants bilang parte ng kanilang initiation. Upang makuha ang estado ng isang tunay na lalaki, kailangan nilang magsuot ng handmade gloves na may laman na isang katerbang bullet ants. Isusuot nila ito ng 5 minuto. Ngunit, gagawin nila ito ng paulit-ulit ng 20 times sa loob ng ilang buwan. Number 7. Fire ants. Ang fire ants ay mas kilala natin sa pangalang antique. Ito ang mga langgam na ayaw silang naiistorbo. At kung hindi, malaki ang chance ang kakagatin ka nito. Sa oras na gumapang ito sa iyo, hindi mo ito gaano mararamdaman. Hanggang sa makailang kagat na ito. Subalit, hindi ito titigil hanggang sa tanggalin mo ito sa iyong balat. Naglalabas ang fire ants ng venom na maaaring maging sanhi ng allergic reactions. Kaya, mas mabuti pang lumayo ka na lang kapag nakakita ka ng fire ants o omnivores ng mga fire ants. Ibig sabihin, kumakain sila ng mga dahon at karne. Ilan sa mga kinakain nila ay ang mga halaman, ibon, maliliit na hayop, at buto ng halaman. Number 6. Kissing bag. Ang kissing bag or vampire bag ay kilala sa pagsipsip ng dugo mula sa mga hayop o tao. Karaniwang matatagpuan ito sa mga may init na lugar gaya ng Central America at Southern States, US. Kahit sa Pilipinas ay meron ding kissing bag. Pinangalanan itong kissing bag dahil karaniwan nilang kinakagat ang labi habang natutulog ang isang tao. Malalaman mong nakagat ka ng kissing bag kapag meron ng rashes sa iyong katawan.
Ang sakit na nagmumula dito ay tinatawag na Chagas disease. Ang isa sa mga sintomas ay blangkas. Tumitira ang kissing bag sa mga nabubulok na kahoy, bato, semento at sa mga likod ng pader ng bahay. Number 5. Driver ants o Dorylus. Ang driver ants ay tinaguri ang pinakadelikadong langgam sa buong mundo. Sa katunayan, kahit ang mga elepante ay takot sa kanila. Ang isang kolonya ng driver ants ay naglalaman ng 22 meter na langgam gaya ng ibang sipsis ng langgam. Talagang napaka-aggressive ng driver ants. Karaniwang matatagpuan nito sa Central at Eastern Africa. Pero nakikita din ito sa Asia. Malalakas sa mga panga ng driver ants. Kaya naman, carnivorous ang mga ito. Napakahirap ng galin sa balat kapag nakagat ka nito. Kaya kahit ahas, bulate, at kahit anong hayop sa kanilang daanan at kahit tayo ay inaatake ng mga ito. Number 4. Botfly. Ang larba, uuod na mula sa itlog ng botfly, ay nagiging isang parasite na makikita natin sa mga hayop. Subalit, ang mga parasite na ito ay maaari ding maipasa sa tao at magre-resulta ng di magandang epekto. Ang mga insektong ito ay madalas matatagpuan sa Central at South America. At ang epekto na dulot ng mga larba na ito sa balat ng tao ay ang pagbabago ng mga skin tissue. Ang mga babaeng botfly ay nangingitlog sa balat ng hayop at ang mga itlog nito ay magiging parasite na maaaring mapunta sa tao. At pag napunta ito sa tao ay sumisingit ito sa balat at ang mga paggalaw nito ay maaaring mong maramdaman. Kaya nitong manatili sa loob ng iyong balat ng 30 days. At kapag nakompleto na ang pagdevelop ng larba, ay kusa din itong umaalis. Number 3. Fleas. Ang mga fleas naman ay isang uri ng external parasite na sumisipsip ng dugo ng tao at mga hayop. Napakaliit lang ng mga insekto na ito. Halos sinlaki lang ito ng dulo ng isang volvet. At napakabilis na nilang umatake. At ang kanilang kagat ay nagtutulot sa balat ng sobrang pangangati at pamumula, na siya namang nagiging dahilan ng pagkakaroon ng infeksyon. Ang madalas nilang inaatake ay ang bandang bewang ng tao, tuhod at siko. At kaya nilang sumipsip ng dugo ng 15 beses na mas mabigat pa sa timbang ng mga ito. At mayroong 2,000 species ang mga ito. Ang bawat isa sa kanila ay kayang mangitlog hanggang sa 2,000 bago pa man sila mamatay. Number 2. Giant Hornet. Ito ang pinakamalaking species ng mga hornet sa buong mundo. At kaya nitong lumaki hanggang sa 2 pulgada. At alam mo ba, na taon-taon ay mayroong namamatay dahil sa sting ng mga giant hornet? At ang bawat isa sa kanila ay kaya mag-sting ng paulit-ulit. Kaya nilang mag-deliver ng 10 ulit ng venom. Ang kanilang maliliit na colony ay kayang pumaslang ang isang 150 pounds na hayop. Kaya naman napakadelikado ng mga ito. Ang sting ng giant hornet ay fatal, lalo na sa mga taong allergy sa kanilang venom. Gayunpaman, kahit hindi ka allergy ay maaari ka pa ding mamatay kung sama-sama at paulit-ulit kanilang aatakihin. Kaya mas mabuti, umiwas ka pag nakakita ka nito para sa iyong kaligtasan. Number 1. Tsetse Fly. Ang mga tsetse fly ay ang pinakanakakapinsalang insekto sa Africa. Dugo ng hayop at tao din ang kanilang kinakain. At ang mga insekto na ito ay pumapatay na nang tinatansyang nasa kalahating milyong katao na sa Africa. Mapanganib ang kagat ng mga ito dahil sa dala nitong laso na nakakapinsala sa kanilang biktima. Ang isang tao na nakagat nito ay makakaranas ng sleeping sickness at kapag hindi ka agad naagapan ay maaaring humantong sa iyong pagkamatay. Kung nagustuhan nyo ang aming video, please click the subscribe button and notification bell para mas updated kayo sa aming pang mga susunod na video. Any ideas or suggestions that you want to learn while watching, just comment down below. Thank you for watching!